Magandang araw, kamana negosyo. Ang video natin sa araw na ito is regarding a smart padala powered by Load Manna. So dito tayo ngayon sa ating Load Manna official Facebook page kung saan ina-announce ng Load Manna na online na ang ating Paymaya Negosyo Sending. So sending pa lang po, wala pang receiving, under development pa lang ang receiving. So bakit Paymaya Negosyo? So ngayon dahil nag-migrate na ang ginagamit na system ngayon ni Load Manna para makapag-transact ng smart padala ay Thru Paymaya Negosyo. Kaya huwag malito. So pareho lang to. Gamit lang ang system ay Paymaya Negosyo para makatransact ng smart padala. So ano ang gagawin? Kung ikaw ay isang current dealer or stockist, so kailangan mo lang mag-submit ng mga related documents para makapag-transact ng smart padala. Kung ikaw ay hindi pa Load Manna member, kung gusto mong mag-transact ng smart padala, ang gagawin mo lang is register ka muna ng Load Manna dealer package. No, ang pinakamura ay 3998. Mayroon din tayong 9998 na package na may kasamang bills payment. So ang ating smart padala ng Load Manna ay offline. Napakaganda po ng ating system. So ngayon, kung ikaw ay isang Load Manna dealer or stockist, ang gagawin mo lang is submit. So titingnan natin yung documents na kinakailangan. So una is i-submit mo lang yung valid ID. Pangalawa, updated business permit. Pangatlo, picture of store or business location. Pangapat is selfie holding one valid ID. Pangatlo is recorded video introducing yourself, current date, name, and complete address while holding the valid ID. So, banggitin mo lang yan. Ngayon, ang tanong, kung wala kang hindi kompleto yung requirements mo, anong mangyayari? Hindi ka pa makatransact. Makakatransact pa rin, kaya lang may certain limit ang iyong funds na masisend dahil hindi kompleto ang iyong requirements. So sinasabi dito, so may bracketing. So LMKYC bracketing, meaning kung level 1 ka lang, may limit ka kung ilan yung mapapadala mo, level 2, level 3, level 4, kung makompleto mo ang requirements. So ibig sabihin, kahit kulang yung requirements mo, let's say ID lang or may barangay business permit ka lang, so pwede ka pa rin mag-negosyo ng smart padala kahit hindi kompleto ang iyong requirements. So ganun po. So now, kung mayroon ka na sa mga requirements, anong gagawin? So papasok lang tayo dito sa link. So ilalagay natin tong link na to sa baba ng ating description ng video para magamit nyo para mag-register. So ihanda nyo lang yung mga sinasabi kanina na requirements, then i-click mo lang tong link. So ito yung KYC na link, Know Your Customer. Ito kasing KYC requirement to ng Bangko Sentral para malalaman talaga na hindi dummy or hindi scammer yung nagta-transact. Control measure to ng gobyerno. So kailangan talagang mag-submit. So again, click mo lang tong link. Ilalagay ko sa description ng video na to. Ayan. So Load Manna Online KYC form. So una mo lang gagawin is click dealer, then next, then click lang continue, next, then ay update mo lang yung lahat ng details mo, yung
last name, first name, middle initial, registered Load Manna number. So kailangan to yung number mo. Then email address, then type of business. So kung ikaw lang may-ari ng negosyo, so type mo lang sole proprietorship. Yung business name, pwede mo rin kung wala ka talagang business name, pwede mo rin pangalan mo ilagay. Business address, so yung ilagay mo yung address, yung details, no, municipality, province, region. Then yung kaninang hinanda mo na requirement, yung mag-upload ng video na sinasabi yung petsa, current date, buong pangalan, middle initial, at complete address na hawak ng iyong valid ID. So, i-add file mo lang dyan, i-attach mo, click mo lang. So, dapat nakasave na yung before mo buksan ang link na ito. Next is photo of storefront. So, kung mayroon kang photo, so pwede mong i-attach dito. Kung wala naman, okay lang din. Kaya lang, yung mas mababa yung limit ng iyong pwedeng mas transact in a day. Then, photo of valid ID. So, add file mo lang yan. So, pag add file mo lang yan, dadalhin ka niya kung saan yung file na sinisave mo or i-drag mo ang file dito. Pwede rin para masave. Okay, then, itong self-taken photo holding valid ID. So, add file mo lang dyan. Tapos, type of ID presented. Let's say, driver's license ang ginamit mo. I-click mo lang dyan. Then, photo of business certificate or business permit. No, kung may business permit ka. So, i-add file. Pwede i-add file mo lang dyan if meron ka. Then, click I agree. Click mo lang submit. So, ipaprocess na yan ng ating Load Manna customer service. So, ganun lang ang pag-register ng ating smart padala sa Load Manna powered by Paymaya Negosyo. So, pag nasubmit mo na yun, pwede mong ipaloob sa customer service dun sa iyong Load Manna apps or dito sa customer service ng Load Manna dito sa kanilang Facebook Messenger. Pwede mo rin i-follow up kung na-update na ba ang iyong sinubmit na documents at pwede ka na bang mag-transact ng smart padala powered by Paymaya Negosyo. So ayun, ka-negosyo, once confirmed na registered ka na para makatransact ng smart padala through Paymaya Negosyo, pag na-confirm na ng customer service, pwede ka nang mag-transact ng smart padala. So ang gagawin mo lang is punta ka muna sa iyong Load Manna version 2 na updated na app. So i-open natin yung ating Load Manna. Before ka maka-transact ng smart padala, siguraduhin na may LM wallet ka or may smart money ka. So kung wala kang smart money, so punta ka muna sa dito sa pinakababa ng ating app. Punta ka muna sa pinakababa ng ating app. Yan, yung Manna wallet. So click mo yung Manna wallet. Then para makonvert ang iyong Manna wallet into LM wallet or smart money, click mo lang yung Manna to LM wallet. Just enter amount and send. So, magkakaroon ka na ng LM wallet or smart money para magamit sa iyong padala na transaction. So, again, kailangan mo ng LM wallet or smart money para makatransact sa remittance na ito. So ngayon, pag mayroon ka ng smart money, balik ka na sa remittance. So click natin yung remittance. Then click send to Paymaya
negosyo. So, click natin yan. Ito lang siya. May checklist na. May listahan siya ng checklist. So, i-comply na lang natin yan. So, i-click lang dito sa baba. I comply. Proceed. Send to Smart Padala. So, ngayon, dadalhin naman natin na naman tayo ng system dito sa steps. So, kung una pa lang na ginawa mo itong transaction na to, kailangan mong i-update. So, una is register receiver account. So, yung tatanggap ng iyong papadalhan, kailangan mo munang i-register. So, click natin to. So, ilagay mo lang yung account number niya. First name, last name, address, complete address, just click send. So anyway, ito one time update lang to kasi pag na-save na sa system yung kanyang details, so hindi mo na siya i-fill up next time pag nagpadala ka uli sa account na yan. Then, kailangan mo ring i-fill up yung register sender details. So, iyong details naman ito na kailangan mong i-update. So again, type mo lang yung mobile number, yung first name mo, last name, then address. Again, one time registration lang to. Next is additional sender details. So dahil mahaba or may mga hinihingi pa na documents or details ang system, so kaya may additional sender details. So click lang natin yan. So, kaya humihingi siya ng valid ID. So, pareho yung kung ano yung sinubmit mo during KYC, yung sinubmit mo na documents kanina, i-click mo lang yung katulad ng driver's license, yung ID number, yung expiration date, yung iyong mobile number, nationality, birth date, birthplace, income source, occupation. So, iyon, requirements lang to sa government na kailangan mong i-update yung details. So, pag na-send mo na yan, save na yan doon, one-time activation lang. So, pag naayos mo na yan, na-fill up mo na yan, yung mga one-time submission ng information, pwede mo na siyang i-click dito sa taas. So, hindi ka na babalik dyan. So, ilalagay mo lang hide. So, i-click mo yan, hide, mawawala na yan. Yan. So, pwede ka nang maka-transact ngayon. So, next time, next open mo na app na ito, hindi ka na pupunta doon. Pag na-update mo na yung papadalhan at ang iyong account details. So, ang gagawin mo na lang is, enter mo lang yung amount, yung account number na papadalhan, yung sender mobile number, at saka yung receiver mobile number. So, click send. Pag click mo send yan, may matatanggap yung sender mobile number at saka yung receiver mobile number ng confirmation. So, magdideduct na sa sender yung smart money at matatanggap na naman ng receiver at pwede nyo nang in cash. So, ganun lang kadali. So, next time, madali na lang kasi pag na-register na yung details, madali na lang. So, ganun lang ang ating Smart Padala powered by Paymaya Negosyo through Load Manna. So, madali lang talaga, guys. So, additional earnings to para sa Ka Load Manna. Makikita din dito, guys, yung rates. So, i-click natin yung rates. So, makikita dyan kung ilan, magkano yung isisingil mo. Kung 1 to 1,000 yung pinadala, singil ka ng 30. So, hati-hati yan. So, may kikita yung nagre-receive, kikita yung system, at kikita ka rin. So, andyan na yung guide kung magkano yung i-charge mo. So, guys, so yun yung ating quick tutorial regarding Smart Padala powered by Paymaya Negosyo through our Load Manna system. So, maganda itong additional feature na kikita ang isang Load Manna member apart from loading
apart from load wallet supply, apart from commission-based earning, pwede ring mag-remittance ang isang load manna dealer or stockist kung saan mas madaling ma-approve ang application ng Smart Padala through Paymaya Negosyo. Kaya napakagandang business talaga ang load manna. So yun, kamana negosyo, yun yung ating quick tutorial video. Kung may natutunan kayo kahit konti sa ating video ngayon, paki-subscribe na lang ang aming YouTube channel na Manna Business. Kung may further inquiries kayo or pwede niyo or gusto kayong mag-avail sa ating load manna na package, pwede kayong, you can contact us on our Facebook Messenger na Manna Negosyo. May sasagot sa inyo doon at i-guide kayo sa steps. Yan guys, maraming salamat sa panonood at hanggang sa next video na aming i-upload. Maraming salamat po.